披露してやる。マイキー忍法を口寄せ、ロトン追加の術。これは追尾専用の口寄せの術。いや、水遁水流弾の術。水遁水光弾の術。この縫い針のクリアラレクシマルに爆刀しぶきのむなしジンパチ。気をつけろ、ガイ。ココス先生、オビト、ありがとう。今度こそあいつらを。これならどうだ。カムイの力を手裏剣に。カムイ手裏剣。カムイライキ。What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. My name is Brando Fortes and welcome to Brand Toys Collection. So for today's vlog, meron na naman tayo ulit panibagong i-unbox. So guys, kung napanood nyo yung previous vlog natin, natapos na natin yung resin statues natin from Singularity Workshop Studio at Model Palace Studio. Ngayon guys, pupunta naman tayo sa panibagong studio, which is ito yung gawa ng Burning Wind. So yan siya guys, Burning Wind Studio na Hatake Kakashi. Guys, kung mapapansin nyo, sobrang laki ng box niya at hindi kakasya dito sa camera. Pero guys, itong figure na to, sobrang worth it nito at sobrang ganda. Kasi, merong 3 types of Hatake Kakashi ang pwede natin gawin dito. Okay? So later guys, papakita natin yun at samahan nyo na ako i-unbox. Okay guys, first, unahin muna natin yung art box niya. So dito guys, makikita niyo yung Burning Wind Studio. Then nandito yung figure or rather yung main character na si Hatake Kakashi. Okay? So ilalandscape natin siya guys para makita niyo kung gaano kalaki talaga yung box. Okay? So yan siya. Then dito, makikita niyo is ito yung Mangekyo Sharingan na logo for Hatake Kakashi. Then on top is the Burning Wind Studio. Okay guys, tatanggalin ko na siya sa box, then pakita ko sa inyo kung ano yung mga accessories niya. Okay guys, natanggal na natin siya sa box. So guys, makikita nyo dito, meron siyang kasamang maliit na poster ng Burning Wind Studio na Hatake Kakashi. Okay guys, pakita natin yung focus. Guys, dito makikita nyo kung ano bang specific na itsura ng statue. So dito makikita nyo na yung susa, no? Then meron mga sword, and ito yung sword ni Sabusa sa movie na Naruto, in which ginamit niya yun sa 4th Great Ninja War. Yung kalaban nila yung 7 Swordsmen. So dito guys, merong Hatake Kakashi, then makikita nyo rin yung wing ng Perfect Susa, no? Then meron dun siyang Raikiri. So ayan siya guys. Okay guys, dito naman sa styro niya, good thing is meron siyang support na belt. So at least guys, kapag may order overseas, hindi siya basta-basta madadamage. So ayun ang kinagandahan nito. So tara guys, buksan na natin. Okay. So guys, I think there's a 2 layer on this statue. So, unahin muna natin yung first layer. So, ayan guys. Kitang-kita nyo, napakaraming accessories talaga nitong Burning Wind Studio at sobrang worth it niya. So, dito guys, merong I think para siyang card. Okay. So, ito yung authenticity card niya siguro. Number 116. So, nakalagay dito is Burning Wind Studio. Then, thank you for your patience. So, meron siyang card.
Then, ito, mayroon na siya maliit na colored na card. Then, sa likod, ayan, Chinese ano siya, character. So, hindi siya maintindihan. So, dito sa likod, mayroong Hyuga Hinata, Kakashi, Sasuke, Naruto, Haruno Sakura, at Jiraiya. So, guys, napakaganda nung mga figure na to. For sure, i-release na rin to. Then, ang pagkakaalam ko kasi, itong Jiraiya, i-release na. So, ito, for sure, sana makakuha ko ng pre-order nito. So, ayun. Tara, punta na ngayon tayo sa mga accessories. Okay, guys. So, on the second layer, dito makikita nyo naman yung body parts number ng Susanoo at ni Hatake Kakashi. So, hindi kasi siya, guys, kakasya dito sa table. So, mas maganda siguro, tanggalin ko muna siya sa styro at ipakita sa inyo isa-isa. So, ayun, guys, tanggalin ko muna siya sa styro. Okay, guys. So, I think ito na lahat ng mga accessories na kasama. Statue, figure. Guys, na-speechless ako kasi parang sa lahat ng in-unbox ko na racing statue, ito ang pinakamaraming accessories. Meron pa siyang extra head sculpt, body, and talagang mabibihisan mo siya kapag nagsawa ka na i-display. So for example, naging Hokage si Kakashi, gusto mo siyang ipalitan or bihisan, pwede mo siyang gawing isang normal na ninja, like katulad nung nagkaroon ng Gera or 4th grade ninja war. So pwede mo siyang gawing ganun. So yun, guys, makikita nyo dito, napakaganda. So isa-isahin na natin to. Okay, guys, first is itong sword. I think itong sword na to, kasama to dun sa Perfect Susanoo, okay? Then next is itong napakalaking executioner blade ni gamit ni Sabusa or ni Suigetsu. So, and guys, napakaganda, guys. So, hindi siya matalas pero kuwang-kuwa talaga yung executioner blade dito. At thumbs up, talagang 10 out of 10. And bakal siya. Next is yung hat. Hokage hat ni Hatake Kakashi. So, ayan siya, guys. Color red, then may kamay siya. Next is itong head sculpt ng Susanoo. So, kung makikita niyo, guys, napakaganda. Pero, guys, ang problema lang is gray yung Susanoo dito. Sayang, sana ginawang color blue na lang. Para at least sulit naman talaga yung pagkakaan. Pero all in all is 10 out of 10 for me. So next is itong head sculpt na kita yung Sharingan niya. Then, ayun. Medyo maganda yung pagkakagawa ng buhok niya dito. So ingat lang, guys, kasi medyo matalas yung hair niya. Next is si body part na naka-tuning siya. Tuning na vest. So ayan. Then, meron, guys, yung nakuhubad yung vest. So, ito yung plain blue shirt, long sleeve shirt niya. So, ayan. So, meron ditong logo ng Uzumaki. So, that's the second body part. Next is the lower body part, which is the hip. So, ayan, guys. Maganda yung pagkakagawa. Then, meron siyang lagayan ng shuriken sa likod. Next is stand. I think stand to nung ano eh, nung figure na kunwari nagpalit ka, dito mo ilalagay yung kabilang body part. So, ayan. Next is meron rin pang maliit. So, small, medium, large siya. Okay. Next is yung authenticity plate niya or para siyang coin. So, dito, guys, naka-embossed dito yung Hatake Kakashi. So, ayan. Tapos nakalagay dito is 115 out of 520. Guys, so 520 ang na-release lang na ganito ah, ng Burning Wind Studio at nasa atin yung pang 115. Okay? Then sa likod merong Mangekyo Sharingan. Okay? So next is yung cloak, Hokage cloak. So guys, ang ganda rin ang pagkakagawa sa kanya pero ingat lang sa paghawa kasi pag nabagsak to for sure basag talaga to. So, ayan siya. Maganda, guys, yung pagkakagawa. Next is extra head sculpt. So, dito, guys, wala siyang tinakpan niya yung... Wala dito yung cover niya sa bibig at ilong. So, at least, I think napakita naman to dun sa Naruto na movie. So, ayun. Maganda rin yung pagkakagawa sa kanya.
Next is another head skull, pero dito is nakaside yung buhok ni Kakashi. Dun sa unang pinakita kasi natin, ito ata yung buhok niya na nun, nung naging Hokage siya. Pero dito nasa kanan, ito yung Jonin pa lang siya. So, okay. So, another head sculpt. So, guys, meron tayong apat na head sculpt. Nakakatuwa. So, same. Almost the same. Pero, dito, dalawa yung Mangekyo Sharingan niya. So, I think ito na yung binigay sa kanya ni Obito yon at na-activate niya yung Perfect Susan. Okay. So, next, there's a two part. Ang kamay ng Raikiri. So, ayan siya, guys. Napakaganda ng pagkakagawa. So guys, isang blue, isang purple. So I think itong purple, ito na yung naging Hokage siya. So ayan. So meron rin dito ang trench. So or parang sanga. So I think design na lang ito dun sa pinaka base ng Perfect Susan. Then next is yung pinaka base. So or ito rather yung Perfect Susan na katawan. So dito guys, nakalagay is Hatake Kakashi. Then, nakalagay sa ilalim is Burning Wind Studio. So guys, medyo mabigat siya. Ingat lang kayo sa paghawak. Then, ito yung wing naman ng Perfect Susan. So, merong maliit, merong malaki. So, ito yung malaki na wing. So, ikakabit natin to sa base mamaya. Ayan. Okay. So, ito naman yung isang wing. Maliit lang siya guys, pero okay na rin. I think pag inassemble natin ito, maganda ang kalalabasan. So dito guys, meron namang shuriken. So itong shuriken na to, ito yung shuriken ng Perfect Susanoo ni Kakashi nun. So ito yung kalaban nila si Kaguya o Tsutsuki. Then ito namang sword na to is same din. So I think ito siguro accessories na lang to, pero hindi ko kasi napansin kung ginamit to sa movie. So guys, merong kunay. So itong kunay na to is medyo matalas, okay siya. Maganda rin yung pagkakagawa. And meron din shuriken. So I think guys, na-explain ko na sa inyo lahat ng accessories. So I think it's time na assembly na natin siya. Kasi talagang matatagalan tayo dito. Kasi papakita natin lahat ng mga pwedeng ilagay sa kanya. Or alternative na figure for Hatake Kakashi na Burning Wind. So tara guys, samahan niyo ako. So dito guys, i-share ko lang sa inyo yung dalawang head sculpt na kala nyo pares pero magkaiba siya. Okay, so dito guys, on the left part, isang Sharingan lang yung na-activate dito at yung isa dito is yung parang nasugatan siya on the Fourth Great Ninja War. Then dito guys, sa right side, nandito dito yung naka-activate yung Mangekyo Sharingan niya, both eyes. Ito kasi yung binigay na yung isang eyes ni Obito nung kalaban nila si Kaguya. So ayan. So ayan guys, assemble na natin yung pinaka base niya. So kung makikita nyo guys, nandito yung lower body, then may kunai, shuriken, sword, at yung sword ng Perfect Susanoo. Nandito yung wings, and ito pa yung wings niya na isa. So ngayon guys, dito, mamimili tayo kung ano nga ba yung gusto nating or prefer nating Hatake Kakashi. Kasi nga guys, iba-iba yung pwede nating ilagay. Pero papakita natin lahat guys kung ano-ano nga ba yung mga pwede natin gawing Hatake Kakashi. Kumbaga sa ano may variant siya. Sige guys, una pakita natin is yung Hatake Kakashi na Fourth Great Ninja War. So ang i-expect natin dito guys, nandito yung Executioner Blade at isang Raikiri at yung gamit niyang Jonin na vest or Chunin na vest. So ayan guys. Okay. So ito guys yung una nating option. Guys, kung mapapansin nyo, sobrang ganda niya. Actually, nagtanggal na ako ng gloves kasi medyo mahirap kasi kapag nag-assemble tapos naka-gloves. So, yun guys, ito yung first option natin. Ito yung Jonin na Hatake Kakashi na may Executioner Blade. So, ngayon guys, papalitan naman natin siya ng ibang option.
So ang next naman natin guys is yung Hatake Kakashi na Hokage. So ito guys yung naka-Raikiri na may hawak siyang cup ng Hokage, then naka-cloak din siya. So ayan guys. So ito yung pangalawang variant na pwede nating gawing display. So ayan guys, napakaganda niya at sobrang solid niya. Actually, ako kung ako tatanungin niya, sana tatlo na lang yung body parts para lahat 'yon pwede nating i-display. Kaso dito kasi mamimili ka talaga kung ano yung pinaka-prefer niyo. Then on the next time pwede niyo siyang palitan kapag nagsawa kayo. Okay guys, next pakita naman natin yung isang version. So ayan guys, next is yung Hatake Kakashi na Double Raikiri. So ito guys, kung ito ang prefer nyo, okay din. Pero guys, parang sa akin kasi ang plain niya. Pero guys, yung body parts na to, pwede natin ilagay dito yung naka-tune in siya na base. So ayan guys, pinakita ko lang rin sa inyo isang variant. So ayan guys, punta na ngayon tayo sa product description. Okay. So, ito nga pala yung 1/7 scale na Hatake Kakashi Naruto resin statue na gawa ni Burning Wind Studio. Okay guys, so yung studio niya is Burning Wind. Then, ang material niya is PU plus resin. Scale is 1/7. Then, 35cm height by 28cm width and 21cm dimension. Okay guys, so limited to 368 pieces in China guys. To limit to 152 pieces to other places of the country. So ayun guys, kung napansin nyo nga yung nasabi ko kanina, 520 lang yung nirelease nito worldwide at nasa atin yung pang 115. So not bad na guys kasi nasa atin yung lower number kahit papano. So ayun guys, so for the standard version, ito yung Susanoo Floor with mid-level ninja body, double Raisetsu, replace broadsword double head. Then advanced version, regular replaceable undergarment upper body wearable Naruto robe at Naruto cap replacement plus unprotected forehead. So ayun guys, katulad nga nung sinabi ko sa inyo, tatlo yung pwede nating gawing variant dito. At yung napili ko guys is yung May Executioner Blade plus Raikiri. Kasi guys, for me parang gamit na gamit dito yung accessories eh, kapag ginamit mo yung Executioner Blade at sobrang angas niya. So ayun guys, punta tayo sa price. Ang price nito guys is around 14,000 pesos up to 20,000 pesos dito sa Philippines. Yun ang market value range niya. So ayun guys, sobrang ganda nitong unboxing natin today. If nagustuhan nyo, don't forget to like, comment for suggestions, share, subscribe, and click the notification bell for more unboxing video. Thanks guys!